napupulga tayo sa mga prompts. Yes. Kumain naman tayo. Yes. Nagbabalik tayo sa ating mukbang lesson. So, ayan again sa mga bago sa mukbang lesson. Ito po ay isang segment ko na kakain po kami, magmumukbang kami, pero at the same time is magbibigay tayo ng life lesson. Magbibigay din tayo ng kahit anong lesson. Yes. Diba? May mga nagme-message siya kayo na gusto humingi ng advice, gusto humingi ng lesson in life, and tinatanggap po natin yan sa ating tanggapan. Bago ko po basahin, sinatanong ko muna sila kung pwede bang i-share. Pero, pwede naman daw, pero karamihan sa kanila is ayaw nilang ipabanggit ang kanilang pangalan. So, ayan, ngayon is, meron tayo dito ang iba't ibang klase ng pagkain. Wow. Diba? Sobrang sarap. Ito ay galing sa ating tiny kitchen. Wow! Meron tayo ditong ribs at meron tayo ditong mga chicken wings. Ayan, kasama din sa tiny kitchen ng kanilang mga, meron sila ditong mice and please na mga sauce na sobrang sarap. Ito po ay pwedeng orderin. So, kung gusto niyo rin po ng mga gantong sauce, gantong food, is umorder na po kayo sa kanilang Facebook account. Ayan po yan. And of course, for our drinks. Thank you so much. Meron tayo ditong Teaberry! Itong Teaberry is all the way from Pasig. So, sa mga taga-Pasig dyan, pwede kayong umorder sa kanila ng Teaberry na sobrang sarap. Yeah. Ang sarap at very affordable. Sa halagang 150, makakakuha ka na ng buy one take. Tama! Na Mama Bear. So, Mama Bear, ang cute. Kasi yung large nila is Mama Bear and yung small size nila is Baby Bear. And sa Father's Day is maglalabas sila ng Papa Bear, which is 1 liter. So, abangan natin yan and mag-drive na rin kayo sa kanilang social media account and pwede kayo dyang umorder. At sa mga taga-Pasig, di ba? Yes. Yung kumanggahan sila, di ba? No, taga-manggahan. So, sa mga manggahan sa Pasig, order na kayo ng Teaberries. So, yan, ngayon, isimulan na natin ang ating pagkain. Yes! Ay dito, hindi mawawala ng kanin, of course. Yes. Dahil timbahaw po talaga kami. Yes. So, ayan. Thank you, Lord, for the food. Yes. Gusto kami at maging kalakasan po sa bawat isa. Thank you sa mga nagpadala. Yes, thank you so much. God bless sa mga business niyo po. Yes, sana lumago ang inyong mga business. Yes, support local business. So, sino mga mag-arise? Ako po. Kasi totoo po yung ako din mag-arise dito. Pero kaya itong rice na to. Kasi okay na to. Sayaka! Pero nga, binagay ko pa rin na ganyan lang siya. Okay, may ano siya. Seaweed siya. Ayan, CD. Round 1, ubos na po yung kanin update nung po. Dito, bihin. Upang iya. So, ayan, ngayon, istikman na natin ang kanilang chicken, pero gamit ang, tikman natin to, parang ang sarap ng Sriracha. So, tikman natin ang sriracha sauce. So, favorite ko yan. Sarap din sa bawis. Pamigyan kami sa bahay. Pamigyan sa akin yung pangalan, pero di ko lang kung lasa. Maanghang siya, para siyang hot sauce. Let's try it. Si Andrew. Ako nga. Ito barbecue sauce. Pili ko masarap dito. Masarap yung oyster sauce. Ito bulat. Masarap din yung teriyaki sauce. Ba, try mo. Ay, iba-iba siya ng flavor. Yes, ito meron silang kaju. So, ayan, kung gusto niya rin ng mga gantong sauce, order na po kayo sa ating tiny kitchen. Sobrang babait nila. Very accommod. Ay, ito pala. Ay, ano na lang kaya natin? Ito, pili ko masarap yung teriyaki. Pili ko nga din yung teriyaki. 2 tablespoon lang neto is okay na sa 6 pieces na chicken. Okay, ganda. Dalawa. Ayan, meron tayo dito yung sriracha. Tikman natin muna yung sriracha. Sriracha? Ay, sriracha. Sriracha sauce. Actually, dapat nasa mangkok to, tapos ilalagay nyo, tapos i-shake nyo para maging ano talaga, mag-buffalo wings. Oo, mag-buffalo wings talaga. Ang ganda talaga yun, bone talaga siya. Pwede mo ibot sa mga bisabago. Umaway ba yung, ang dal-dal mo, hain ka ng hihin ng sauce. Ayaw, ang sarap ng sriracha. Ang ham. Let's keep it. At sa mga mahilig sa spicy, ang sarap. Ito na kukunin ko agad, kasi ting mahal eh. At masarap. Paso bakla, parang ito yung hinihigil ng pangiwan mo. Ang sarap ng barbecue, Ben. Ang sarap, ha? Ito yung sa akin, sriracha.
Ang hot sauce niyo. Ang sarap ng mga sauce! Sabog! Ang sarap ng mga sauce, wala nga ng M. Same. Ang sarap ng barbecue. Ang sarap ng sila. Ang sarap ng sila. Ang sarap na. Ang sarap ng oyster. Ay, teriyaki. Teriyaki naman ba? Ba't saka kanina na-open ko? Friend ko, o-order pa ako ng maraming ganitong sauce. Ako sauce! Bill ko, ano tawag dito, nagiging special yung simple kulang, di ba? Tsaka marami sa pwedeng paggamitan. At saka sawa na kami sa banana ketchup, day. Tama ko nga. Sarap. Sarap ng teriyaki. Ito, handgun mo. Sarap? Mumba na! Sarap yung teriyaki, be. Be. Ito. Ang sarap ano, sriracha? Sarap no, sarap ng sriracha. Ito, sriracha to. Sarap no, ano, barbecue sauce din. Bilang dalia ko, gusto pwede yung kulang. Ang sarap. Ang sarap nga. Sarap to. Ang sarap in fairness, walang halong eme. Kaya dito binigay, bibili ako nito talaga. Sarap. Sarap. Nakakaabot yung sauce. Hindi mo na record. Bihula ko ito kung buksan mo. So, pasensya na po kung nagkakamay ako din, hindi ko siya kaya kagatid kasi bagong adjust po kami. Pero nagugusama po kami lahat ng kamay. Nanakayod kainin yung mga pagkain kapag nakakamay ko talaga. Yan talaga tatak ng mga Pilipino. Tatak. Gusto naman natin. Alam ko na yung cajun sauce, be. Ano? Parang yung bell pepper or paminta pepper. Masarap siya. Hindi naman ang nangan. Hala? Bell pepper. Olay! Kaya drunk sarap din. Akin dapat yun eh. Biglang yung ininom eh. Same sila ni GM. Ang sarap. Pare kami. Ang sarap na. Ang sarap para siyang gratas na may kaya. Para siyang prutas sa mga rin. Hindi kayo fed. So, ito na yung nag-message siya din, mga pet. So, kain lang kayo and babasahin ko yung message niya. Sabi niya sa akin, hello po Miss Aye, isa po ako sa mga tagahanga ninyo. Gusto ko lang po mag-share and humingi ng advice about sa mga friends ko, which is mga tropa ko po. May mga nagsasabi po sa akin na may mga sinasabi sila tungkol sa akin na hindi ko po alam. So parang binabackstab si Bakla. Kaya naman po, hindi nalulungkot ako bilang kaibigan ko sila at nag-iisip po kung ano po ang nagawa kong mali para makarinig ng paningin mula sa tinuring kong malapit na kaibigan. Nahihirapan na din po ako kasi hindi ko na alam kung kanino sa mga tinuturing kong friends ang pwede kong bigyan ng tiwala. Mahirap po bang maging totoong kaibigan ng isang kagaya ko? Dahil lang sasabi po ako ng mga bagay na nakakabuti para po sa kanila. Iniisip ko din po kasi sila at para din po yun sa ikabubuti ng samahan din namin. Ano pong advice ang may bibigay niya para sa akin? Maraming salamat. Aww. Oh my God, alam mo sa panahon ngayon sobrang hirap makahanap ng tunay na kaibigan. Diba? Kaya kung may kaibigan kayo ngayon at feel nyo mahal kayo na kaibigan nyo, treasure them. Diba? Yes. Huwag nyo sirain yung samahan nyo para sa isang maliit na bagay lang. Diba? Dapat isa ang friendship na walang makakasira sa kahit anong bagay. Ako naman, thankful ako sa kaibigan na kung anong meron ako kasi totoo sila. And once na may ginagawa kong mali, in-advise na nila ako. And once naman na may ginawa kong tama, alam mo yun, nakikita nila yung tama at mali ko. Mm-hmm. And ina-accept ko yun. Kasi kung ikaw, bilang isang kaibigan, kung hindi mo kayang
tanggapin yung pagkakamali mo or may nagsuway sa'yo, ibig sabihin, hindi ka totoong kaibigan kung nagagalit ka pag pinagsasabihan ka. Diba? Kasi ang tunay na kaibigan, alam mong ikakabuti mo. Diba? Hindi ka ipapahamak ng tunay na kaibigan. Totoo. And, gusto niya mangingin ng advice kasi daw parang binabackstab siya, parang siyang pinaplastic. Oo, pinaplastic. Na mga kaibigan niya. Ito ha, feeling ko, itong nag-message siya din is parang siyang yung klase na kaibigan na prangka. Oo. Mm. Parang siyang prangka na sasabihin kung ano yung mali ng kaibigan, hindi sinusugarcoated. So, parang nagiging masama ito sa tingin ng kaibigan niya. So, kaya binabackstab siya. Diba? Ako ha, I salute you. Kasi ikaw yung isang magandang ehemplo ng isang kaibigan, di ba? Hindi kita kilala personally, ayokong maging one-sided, pero dahil sa message mo, nakikita ko na isa ka lang prank, ha? Kasi sinasabi kung ano yung mali na kaibigan mo. Eh, wala sa iyo yung problema, hindi ka dapat malungkot, di ba? Hindi ikaw ang nawalan, sila ang nawalan, di ba? Nawalan sila ng kaibigan na magsasabi sa kanila kung ano yung mali. Kung mali nyo, wait lang, nabusog ako. Narinig ko yun. Di ba? Parang ano, alam mo yun, hindi dapat tayo magalit sa kaibigan natin kung sinasabihan tayo ng pagkakamali namin. Kasi may lesson tayong matututunan doon. Ibig sabihin, pamilya yung tingin niya sa'yo. At saka mahalaga ka. Oo. Kasi kung hindi ka mahalaga sa kanya, bakit kanya papakailaman? Bakit niya papakailaman yung buhay mo? Hindi ka naman mahalaga sa kanya. Oo. At saka diba? Yung mga ganyan tao, yung mga plastikada, yan yung mga ano, yan yung mga mahirap makahanap na kaibigan. Akala nila marami silang kaibigan, pero at the end of the day, wala talaga kayong kaibigan dahil sa ginagawa. Na-experience ko yan. Ako din. Nung grade 9 tsaka grade 10. Lahat ng sikreto ko, sinasabi ko talaga sa kanya, yung aura ko sa live, mga aura ko, lahat. Tapos one day, nalaman ko sa isang kaibigan, common friend namin, na pinaplastic niya pala ako. Tapos nagtataka ako, parang ang okay-okay naman namin nun. Yun pala, ayaw niya pala ako. So sabi ko, syempre magda-doubt ka sa sarili mo kung may nagawa ka din ba? Magda-doubt ka parang, plastic ko ba siya? Hindi naman. Mapapaisip ka sa mga nagawa mo sa kanya. And then pag na-realize mo, parang bababa yung ano mo yung self-confidence. Kasi parang feeling mo, walang may gusto sa'yo. Feeling mo, ayaw lahat ng tao sa'yo. Kaya dapat walang plastic ka na dyan. Oh, kapag din naranasan ko yan, ano yung sasabihin ko na sa vlog ko? The reason why I stopped studying because marami akong friend na plastic. Sa ilan sa school, ano, first year college ako noon, tapos, syempre, first year college ka, bagong friend, syempre, nag-iibang lugar kayo. Meron akong mga classmate na hindi ko talaga sila trip makasama. Gusto ko sila kasama kasi wala akong choice, di ba? Syempre sa classroom, wala kang, di mo pwede, wala kang kabing-kaibigan. Para nakikisama ka. Nakikisama. Pero, alam mo yon, ang hirap nila kasama kasi feel mo, pinaplastic ka lang nila. Meron akong friend, nag-gibin siya. Tapos may crush ako. Yung pala, yung crush ko, crush niya rin. Tapos, sinasabi nung bakla na sa crush ko na, ganyan. Oo, parang sinisiraan. Oo, sinisiraan ako na, huwag ka huwag patulang, ano patulang mo yan? Kunang kumay na wala ng pera kasi YouTube, may pera. Ginagawa nyo. Oo, at tapos na-realize ko, lahat ng mga naging classmate ko, plastikada. Tapos, yung mga classmate ko, sila nagpa-plastikan. Nakaka-resume ka ng mga talak from ganyan, sinisiraan niya si ganito, tapos sinisiraan ka din. Tapos yun nga, tapos sabi ko, parang ayoko maging ganun yung cycle ng friends ko. Tapos yun, ako din, na-affect doon yung study ko, ayaw ko parang... Kasi hindi mo siya ma-enjoy eh. Oo, parang alam mo, pasok ko sa school, sa ruta, sila lang mga kasama ko na plastikan, araw-araw. Parang nakasama, kaya naisip ako mag-stop kasi ayaw ko talaga ng ganung cycle. Mm-hmm. Ako naranasan ko yan sa friendship, grade 9, grade 10, grade 11. 3 years ako nag-TS sa mga kaibigan kong ganun kasi natatakot ako na baka wala na akong makilala ang totoong kaibigan. Alam mo yun, kahit na pinaplastic nila ako, nag-TTS ako kasi ayoko maging mag-isa dun sa school. Eh, alam ko lang, pagka-uwi ko, masaya ako kasi may BNT friends ako. Alam mo yun, pero habang tumatagal na re-realize ko, kahit gaano ka pa rin, kahit gaano karami yung circle of friends mo, isang tao lang talaga yung magiging tunay na kaibigan mo. Kasi ako naramin ko talaga na sa 3 taon na yun na pag-TTS ko, na binabackstab ako, pinaplastic ako, ginagawan ako ng mga story. Ang sakit sa akin kasi pinagkatiwalaan ko sila, minahal ko sila ng totoo, and pag may nag-aawit sa kanila, pinagtatanggol ko. Pero in the end of the day, ako pala yung may mali. Alam mo yung pinapakita nila na parang ako... Sorry, Beba. Natutuwa ka daw kay Adam, bawat... Nakikinig ako, nai-enjoy ko. Ano ko na makwento niyo? Pagkaw, Beba, sorry. Tawa dito, parang...
sarili ko na kung na sa akin ba yung mali, na sa akin ba yung problema, na sa akin ba yung problema, pero na-realize ko na hindi ko pala kailangan ng madaming kaibigan. Sabi nga nila, you're not maturing kapag hindi nababawasan yung kaibigan. Tama. Alas dun sa ako. Wala na ba si Andrew? Ikaw, ano? Ako naman. Ano advice mo sa kanya na binabackstab siya? Binabackstab siya? Kung ako naman, binabackstab ako, deadma ako sa kanya. Deadma ako sa mga nagbabackstab kasi sarili mo naman yun. Siyempre, sino pa ba tutulungan mo? Siyempre, sarili mo. Hindi naman yung ibang tao. Diba? Ano one thing? Alam mo, ito ha, sa nagbigay ng message natin, ito na lang tandaan mo. Yung mga klaseng ganyang kaibigan, mga basura yan eh. Tama! Mga kalat yan. Kalat yan sila. So, madali silang mahanap. So, huwag kang manginayang kung mabawawala sila sa'yo. Tama! Kasi madaming ganyan. Ang dapat paghinayangan mo yung kaibigan na mahirap hanapin. Yun yung kaibigan na iintindi sa'yo, yung tatanggapin ka sa pagkapranka mo, tatanggapin yung ugali mo, di ba? Huwag ka magsadal sa mga kaibigan na ganyan. Yung parang binibigyan mo na nga ng tama, minamali ka pa sa iba, di ba? Huwag mo silang paghinayangan dahil ikaw ang tunay na kaibigan, di ba? Para kang si Joven. Pranka. Si Joven kasi prangka. Oo nga. Sobrang praka ni Joven, the way na hindi niya sinusugarcoat lahat ng mali namin. Pag may mali ako, walang aye-aye, walang GMGM, walang ando-ando, walang BNT-BNT. Pag may mali ka, si Joven lang ang magda-direct to the point sa'yo. Diba? And we accept that kasi siya yung nagbabalance ng friendship namin. At saka most of the people na may misunderstood siya. Oo. And sa amin, siya yung nagbabalance kasi kami, hindi naman namin kaya sabihin yung mga ganun eh. Ako, pagsasabihan ko sila sa mali nila pero may pagka-sugarcoated pa na ayoko silang masaktan. Pero pag si Joven, matatauhan ka talaga. Get the point! So, kaya, ano, kaya tinitreasure namin si Joven. Kasi, diba, kasi tawag dito, mahirap makahanap ng katulad mo, ng katulad ni Joven na paprankahin kami sa pagkakamali namin. Diba? Saka, masarap maging prank ka kasi ang hirap makita yung kaibigan mo na nakikita mo mali, tapos hinahayaan mo lang. Tapos hindi nakikita mo na nagkamali siya. Diba? Ayoko makita yung ganun. Kasi ang hirap na sa ibang tao, maloko siya, diba? Kaya ang tao yung magsabi sa kanya. Kaya po nakita mo may mali, sabihin mo akin, kasi yung mukha mas lumala. Pero kung yung mga tao, kaibigan mo na ito na ganyan, na pag sinabihan mo, pinaraka mo na mali, nagalit, ayaw mo muna sila ganun kaibigan. Kasi hindi sila makakatulong sa mental health. At saka yung iba, yung meaning of friends kasi sa kanila na dapat lagi magkasama, lagi magkausap, dapat lagi kayo nag-update sa isa. Meron nga akong isang kaibigan, dalawa buwan na kami din nag-usap, pero magkaibigan pa din kami. Oo, kasi yun yung totoong kaibigan. Hindi naman palagi, pag sinabi mong kaibigan, kailangan kadikit mo talaga. Kailangan andyan talaga palagi sa'yo, kailangan lagi kayo nag-uusap. Alam mo kung totoong kaibigan ka, ang sarap sa feeling, di ba? Kasi ang sarap kaya maging totoong tao, yung walang halong kaplastikan, yung wala kang inaapakang ibang tao, wala kang... Wala kang kaaway. Oo, di ba? Ang sarap kaya mabuhay na nagpapakatotoo ka lang. At saka dapat kasi, yung ano... Parang mga milk tea. Ako din. Nakalimutan ko sasabihin ko, parang kailangan ko ng tea berry. Pero ayan, diba ako naman, message ko naman doon sa mga kaibigan niya. Kung nanonood man sila, kung natamaan man kayo, alam niya, ito kaibigan niyo, ay nagbigay pa ng oras para maglabas ng hinanain sa amin. Magbigay ng advice. Ibig sabihin, kaibigan talaga turing niya sa inyo. Diba? Alam nyo, yung ganyang kaugalian, huwag natin siyang i-normalize kasi nakaka-apekto siya sa lahat. Katulad kay Joven, naapektuhan pag-aaral niya, diba? Ay, ito pa, sabi ni Ate Cara, napanood ko sa TikTok, ang ganda nang sinabi niya na life is too short. It's really, really short. Lagi natin sinasabi daw yun. Pero kung titingin tayo sa paligid natin, ang dami nang nawawala. Diba, may nawawala na tayo kaibigan, pamilya, kakilala, diba? Sobrang bilis talaga ng buhay, kaya huwag na tayong maglagay pa ng pwesto sa puso natin ng galit. Huwag na tayong maglaan ng oras para magalit sa isang tao. Diba, huwag na natin pag-aksayahan ng oras na siraan yung tao. Totoo. Huwag na natin pag-aksayahan na ng oras yung tao para maging pangit siya sa paningin ng iba. Kasi ang effort nila eh, di ba? Pupunta pa sa kabila para lang i-chismis ka, ikwento ka.
wag na, wag niyo sayangin yung buhay niyo, 'di ba? I-enjoy niyo yung company niyo. Kung ayaw niyo sa kanya, eh di ayaw niyo, wag niyo nang usapin. Oo, wag na kayo magsasabi ng masama, team. Oo, ayaw niyo na nga eh. Kung ayaw niya, itigil niyo na, wag niyo siyang kaibiganin para kasi mali mo siya, umaasa siya. Nakaibigan yung turing niya sa inyo, 'di ba? Walang magandang dulot yung pagiging plastic, yung pagiging backstabber. Walang magandang dulot 'yan sa atin, 'di ba? A key to a successful friendship is understanding. Yung naiintindihan yung bawat flaws ng isa, yung naiintindihan yung identity ng bawat isa, yung naiintindihan yung karakteristik ng bawat isa. Mm-hmm. Diba? Kasi ganun yun eh. Alam mo, hindi nakalayo tong nag-message na to. Ito para sa mga kaibigan niya. Hindi na layo tong nag-message na to kay Joven. Si Joven is prank ha. We love her kasi we understand her. Oh, yeah. Yeah. Naiintindihan namin kung bakit siya ganun. Sadyang wala lang kayong pag-intindi. Oh, oh. Kulang kayo sa pag-iintindi. Kaya siguro ganun yung tingin nyo sa kanya. Pero at the end of the day, para sa inyo yung sinabi niya. So huwag yung masamain yun. Kung ikaw man, kung nararamdaman mo man yun na, hala kanina, inano ko ni ano, pinarakap, pinayin ako ni... Isipin mo na baka para sa akin yun. Oo. Oh, diba? Para matauhan ka. Ay ano mo sa utak mo na, alam, baka ginawa ko talagang mali. Baka may mali talaga ako, kaya nasabi niya yun. At baka para sa akin talaga. Oo, at saka kung na-disappoint ka, i-one-on-one mo siya. Oo, mag-usap kayo. Yun ang importante. Pag may problema kayo sa isa't isa, kayong dalawa muna mag-usap. Wag niyong kausapin yung ibang tao dahil wala naman sila sa senaryo. Magsasusawan lang yan, girl. Once na ang apoy, ginatungan pa ng isang kahoy, wala, malaki-malaki ang idudulot niyan. So, kausapin mo siya privately, dalawa kayo mag one-on-one, magsabihan kayo, di ba? And sana maging masaya lang tayo, life is short, huwag na tayong magpwesto sa puso natin ng galit at puon. Masarap mabuhay ng walang kaaway, walang kagalit, walang problema, walang iniisip. Yes. So sana maging masaya tayo araw-araw, and I love you all so much. Hanggang dito na lang yung mukbang lesson natin. Yes. Sana nabusog kayo, girl. Super! Again, thank you so much, Tiny Kitchen, para sa ating sobrang sarap na sauce. So, ayan, hanggang dito na lang. And again, thank you so much din sa ating T-Berry! So, ayan, lahat po yan ay nasa description below ko. Kung gusto niyo pong umorder, bumisit. Click niyo na po ang kanilang mga link. And again, mag-subscribe na rin kayo kay Joven Cat. Yes! Kay Angon! Kay George Gundesa! At kay Beba Krikamata! Siyempre sa aming main channel na BNT Production! Hanggang sa mali! Paalam! Mwah!